YouTube, Boss Rino. Welcome to my channel. So ito, try natin to. Ito yung kwento ni Araw na Itim. Pero bago ang lahat, tara, food trip by Boss Rino. Subscribe nyo at yung Boss Rino copy natin sa TikTok at sa Shopee kayo makakabili. So huwag natin patagalin to. Ang pamagat nito ay Crematorium. Subscribe nyo si Araw na Itim. So ito, huwag natin patagalin. Tirahin na natin to bago patirahin ng iba. Umabot na ata sa 1,000 ang nakikremate. Wala na nga atang lunas ang nakamamatay na sakit na ito. O COVID. Kahit siyensya ay nahihirapang tugunan ang kumakalat na virus na nagiging epidemya sa buong mundo. Libre lamang ang cremation sa mga taong pumanaw sa sakit na COVID. Kaso nga lang, kaagad dapat yun masunog, nang sa gayon ay hindi na tuluyang makahawa ng iba. Dinidisinfect din ang buong krematorium matapos ang serbisyo. Sa ganoong paraan, ang libreng cremation ay malaki ang ambag upang maiwasan ng maikalat pa ang nakamamatay na virus. Makatutulong din ito para bumaba ang population rate dito sa Pilipinas. Dago. Sabi pa ni Roderick, nabalot na balot ng personal protective equipment sa buong katawan. Isa si Roderick sa katulong na i-terminate ng tuluyan ang bangkay. Siya mismo ang nagpapasok ng bangkay sa salangan at saka yun sinusunog sa loob. Tinataas niya ang kapasidad ng init para ilang sandali ay maging abo ang katawang lupa na umaabot ng 1 hanggang 3 oras ang proseso. Oo pre, pero nakakaawa pa rin. Ni hindi nga nasisilayan ng mga kamag-anak ang namatay nilang mahal sa buhay bago nila dalhin dito. Malungkot na turan ni Alvin habang ini-sprayan ng disinfectant ang buong lugar. Ganoon talaga pre, masakit man sa kanilang kalooban, hindi man sila binigyan ng pagkakataon na magdalamhati sa mahal nila sa buhay na pumanaw, ay kailangan nilang tanggapin. Mas mahirap na, baka mahawa pa sila. At tinulungan na rin niya si Alvin na mag-spray ng disinfectant. Dumating na yung bangkay na kanilang tutupukin sa loob ng cremation chamber. Hindi lang isa, kundi 5 katawan ang kanilang ikikremate. Dami. At ang ikinamatay na mga yun ay dulot ng COVID. Malungkot na umiling si Roderick at Alvin. Naisip nila, baka sa susunod, hindi na lang 5 ang kanilang susunugin sa chamber na ito. Mas higit pa sa bilang na yun. Wala tayong magagawa. Kailangan nating gawin ang ating trabaho. Walang emosyong sabi ni Roderick. Isa-isa nilang pinasok ang bangkay. Narinig nila ang malakas na umaalab na apoy sa loob niyon. Naghintay sila ng 1 oras bago patayin ang umaandar na krematory. Kinuha ni Alvin ang panungkit na bakal. Gamit yon ay hinila niya ang malapad na bakal sa loob nun at inipon ang abo. Tsaka isinalin sa magandang furnace. 4 na ang kanilang nasunog sa krematory. Naku, may isa pa. Isa na lang at pwede na silang makapagpahinga. Nang isasalang na ni Roderick ang huling labi, naramdaman niyang gumalaw ito. Gago, gumalaw? Sa una, Oh my God. Sa una, hindi niya ito pinansin. Ngunit nang iset na niya sa sukdulan ang apoy, kapwa na milog ang mga mata ng 2. Sisigaw yan. Nang marinig nila ang pag-ubo ng bangkay na nasa loob. Oh my God! Huli na ang lahat dahil napindot na ang start button. Oh. At nag-umpisa ng umandar ang makina. Patay. Hindi na nila nasagip ang inakala nilang namatay sa sakit. Bagkus ay nakarinig sila ng nakapangingilabot na pagsigaw at panaghoy sa loob ng krematory. Napamaang ang 2 lalaki. Kapwa nagkatinginan bago dahan-dahang nanginginig ang pag-andar ng init sa krematory. Liyari. Nagkasikuhan ang 2. Ikaw nang kumuha ng abo. Utal na utos ni Alvin kay Roderick. Ikaw na, ayoko. Nanghihintakutang tumanggi ang lalaki. Sa huli, nagpasya pa rin ang 2. Nakunin na ang abo ng huling na-cremate.
Maingat na isinilid ni Alvin ang abo. Gago, creepy nun. Naririnig mo yung sigaw, no? Hindi pa rin kasi siya pinatatahimik ng konsensya sa narinig na ubo at panaghoy na yon. Buhay pa. Pero tinuloy pa rin nila ang pagkikremate rito. Dahil sa balisang kinikilos ng lalaki, hindi sinasadyang natapon pa ang ibang abo sa ibabaw ng puting lamesa. Inipon niya yon. Ngunit nakarinig siya ng isang pag-anas. Ha? Dahilan upang magsitayuan ang kanyang mga balahibo sa katawan. Pinatay niyo ako! Creepy! Lumingalinga si Alvin. Humangin ng malakas. Kaya yung abo na nasa furnace ay nabuo na korting tao. Pinatay niyo ako! Oh my God! Pinatay niyo ako! Lumapit sa kanya ang abo na korting tao. Hindi namin sinasadya. Patawarin mo kami. Pagsusumamo ng lalaki. Umatras ng umatras si Alvin hanggang sa makalapit sa kanya ang abo. Saka siya biglang sinakal. Sigaw ni Alvin ang nagpagulat kay Roderick sa isang banda habang dinidisinfect ang buong krematorium. Nilapitan niya ang kasama. Ay, patay. Inalo habang hindi pa rin tumitigil sa pagsigaw. Pre, ang sama ng panaginip ko. Hingal na sabi ni Alvin. Pre, napanaginipan ko yung huling kinremate natin. Gagantihan niya raw tayo. Patay. Natahimik lang si Roderick. Wala na tayong magagawa ron. Hindi naman natin alam eh. Huli na nung narinig natin yung ubo. Pansamantala munang pinagpahinga ni Roderick ang kasamang hindi pa rin nahihimasmasan. Siya muna ang nag-asikaso sa mga bagong dating na bangkay na kailangan ng ipalamon sa apoy para maging abo. Habang nagkikremate si Roderick, narinig niya ang sunod-sunod na pag-ubo ni Alvin. Sapurin nito ang dibdib at tila sa itsura ng lalaki ay nahihirapang huminga. Nako. Ayos ka lang, pre. Di niya maiwasang tanungin si Alvin. Nag-aalala na ito sa kalagayan ng kasama. Hindi sumagot ang lalaki at panay pa rin sa kakaubo. Kinabahan na si Roderick. Nagpapakita kasi ng sintomas ang kasama niya na tinamaan nga ito nung nakakahawang sakit. Tumuon lang siya ng tingin sa lalaki na panay pa rin sa kakaubo. Tumayo si Alvin at nilapitan siya habang hindi maalis ang kamay sa dibdib. Tulungan mo ko, pre. Nanlalabo ang paningin ko. Mahina, ngunit narinig yun ni Roderick. Dalhin mo ko sa ospital. Ilang pulgada na lamang ang layo nito sa kanya nang mahawakan siya nito. Lumayo ka sa akin! Gamit ang hawak ni Roderick na bakal, ay buong puwersa niyang hinampas yun sa ulo ni Alvin. Ah! Natumba ang lalaki at hindi sinasadyang tumama pa ang ulo nito sa matulis na sulok ng puting lamesa. Agad-agad ay binawian ito ng buhay. Takot na takot at sunod-sunod na paghinga ang ginawa ni Roderick. Mabilis niyang dinampot ang disinfectant sa isang tabi. Inisprayan niya ang nahawakan ni Alvin. Ayaw niyang mahawahan siya ng tuluyan ng nakamamatay na sakit na ito. Pagkatapos niyang i-cremate ang lahat ng bangkay, siya na ang nagsalin ng mga abo sa kanya-kanya nitong furnace. Tinapunan niya ng nakahahabag na tingin ang bangkay ni Alvin na natatakpan ng mahabang puting tela. May isang ideya ang pumasok sa utak ni Roderick. Pinasok niya ang katawan ni Alvin sa crematory. Sinunog niya yon hanggang sa maging abo. Yari. Nang matapos, kinuha niya ang abo ni Alvin sa industrial furnace sa ilalim ng crematory machine. Inipon, tapos ay sinalin sa isang lalagyan. Walang makakaalam nito. Parang nawalan na ng bait ang lalaki. Palihim siyang nagtungo sa likuran. Balisang nagpalingalinga si Roderick
Nang makatungo na sa labas, bubuksan pa lang niya ang lalagyan. Ay. Nang marinig ang pag-ubo sa lalagyang tangan, gumalaw pa yun. Ala. Pagkabuklat niya ng lalagyan, ay sumaboy sa kanyang mukha ang abo. Kahit naka-protective shield siya, ay nasinghot niya ang abo at pumasok sa kanyang baga. Nagkakawag si Roderick. Sumisigaw siya, ngunit walang nakaririnig. Ubo siya ng ubo. Kusang gumagalaw ang kanyang katawan kahit di man niya gustuhin. Kinokontrol siya ni Alvin. Dinala siya ng mga paa sa harap ng krematory. Pilit siyang pinapapasok doon. Walang humpay pa rin sa kauubo si Roderick. At dahil hindi nga niya malabanan si Alvin, lantang nagpadala na lamang siya sa agos ng kumukontrol sa kanya. Naramdaman ni Roderick ang init sa loob ng krematory. Ganun pala ang pakiramdam sa loob nun. Sobrang init ng temperatura na sumusunog sa kanyang balat. Kinalampag niya ng kinalampag habang sumisigaw siya sa loob. Ngunit batid niyang walang makatutulong sa kanya. Narinig niya sa labas ang tunog ng start button. Patay. Tanda na may nagmamanipula sa krematory. Bago pa man siya makasigaw, kinain na siya ng apoy habang humihinga pa siya sa loob. Makalipas ang isa't kalahating oras, naging abo na rin ang lalaki. Habang maririnig sa loob ng krematorium na yon ang sunod-sunod na pag-ubo. Lumipas ang ilang linggo. Walang nakaalam kung ano ang nangyari kina Roderick at Alvin. Basta na lamang nawala ang dalawa. Ngunit gayunpaman, nagpatuloy pa rin ang trabaho sa krematory. Dahil nga kailangan talagang agad na masunog ang mga nagiging biktima ng COVID. Tuwing sasapit ang gabi sa tahimik na krematory, ay maririnig ang sunod-sunod na pag-ubo. Kasunod ang nakapangingilabot na pag-iyak. Alam niyo, sa paglagay-explore kayo, marami kayong maririnig na parang naubo, parang naiyak. Baka yun na yun, no? Ay, nakatakot. Lagi tayo may storytelling, gabi-gabi.